Pinagrerang grand winner ng The Funny One segment ng It's Showtime, si Ryan Rems Sarita. Isang stand-up comedian na minsang hinangad na magsulat sa telebisyon. Subalit kalaunan ay nauwi sa kompetisyong naghatid sa kanya ng kasikatang di niya inasahan. Mula sa kanyang pinausong linyang rock and roll to the world hanggang sa kanyang mga patawang patok sa mga manonood. Ano pa nga kaya ang kayang i-offer ni Ryan sa kanyang tuluyang pagpasok sa showbiz? Sino nga pa siya sa likod ng kanyang mga pagpapakwela? Handa na kaya niyang harapin ang iba't ibang hamon ng industriya? His story, his revelations, exclusive, The Funny One Grand Winner, Ryan Rems Sarita on Aquino and Abunda Tonight. Ryan, welcome to the program. Oh, hello, sir. Napakasaya, di ba? Oo, napakasaya, sir. Yan ang opening line mo pag may nakikilala ka at may nakakasalubong. And it's nice, no? Napakapositibo. Minsan, sarcastic din, pero dapat haluan ko ng konting pepper of happiness. That's nice. I like the pepper of happiness. Mm-hmm. Okay, talk about stand-up comedy. Kasi ito yung core yata. Tama ba ko? This is your core, being a stand-up comedian. Yes, sir. Mga, ano ang ibig sabihin ng stand-up comedy? Yung brand lang namin yung iba. Yung sa brand ng Comedy Manila. Okay. Comedy Manila. Okay. Comedy Manila is what? An organization of comedians? What is it? Brotherhood of stand-up comedians. I love the way you say it. Brotherhood of stand-up comedians. Wala po kaming kontrata. Titigan lang tapos sinasabi namin kung pwede na siyang mag-gig under Comedy Manila brand. Pag may go signal na lahat ng members, lahat ng regular members, ibig sabihin na member na rin siya. Oh, pero pag sinasabing stand-up comedian, ano ito? Like you use props, I mean you stand on stage, what is it? What's stand-up comedy? Parang yung show nila Johnny Litton dati, nila Maurice Arcace, na nakatayo ka lang, tapos may mic. Yun. Monologue. Ikaw ba, conscious ka, nakaka-apekto ba yung halimbawa you're performing on stage? How important is the reaction of that audience? Importante rin, no? Importante. Para ma-fuel up yung aking next punchline, para ma-motivate ako sa next punchline. But otherwise, you just continue and it can be tough, di ba? Opo. Pagka yung joke ko, medyo wala. May mga ad-libs naman ako. Now, pamuso ka na. You're very famous. Are you getting used to the fame? Parang ambilis lang. Kasi, nabibigla ka pa? Medyo. Kasi one time, nung naka-dorm kasi kami ngayon sa tabi ng PBB house, one time bibili ako ng ulam, eviction night ng PBB nun. Tapos dumaan ako sa harap ng PBB house. Nakapayong ako ng tsaka shorts. Tapos may nakamukha sa akin. Tapos pa nagpa-picture silang ano. Uh-huh. Dami nagpa-picture, tapos pa video greet. Parang hindi rin ako nakabili ng ulam eh. Bumalik ka na lang sa bahay. Okay, in one of your interviews, you talked about being original. Ryan, how can you be, can you really be original? Pwede naman, pag pinaghalo mo yung style ni ganito at ni ganyan, orig na yun. Ikaw, okay, I get that. Kasi, you know, somebody spoke about you very highly. At ang sabi nga niya, ikaw daw ay sumusunod ng code of honor. So, ang tanong ko, ano ba ang honorable way ng pagpapatawa? Para sa brotherhood namin, basta't wala kaming kaparehas na joke, parang honorable ka na. Or wala kang sinasadyang kopyahin. Oh, wala. Kasi pwede rin magkataon na i-deliver na pala, pero saan ka naman umiikot lamang sa pagpapatawa, di ba? Kapag may kaparehas akong joke, parang parallel thinking na rin po yun. Correct. Mm. And that can happen, di ba? Opo. Kung babalikan mo yung kwento mo, Ryan, ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo? Maraming beses akong na-reject as a writer. Pero bilang komedyante? Bilang komedyante, ayun, mamamasahe ako papunta sa gigs. May mga gigs akong walang bayad eh. Just for the sake of it, para ma-deliver ko lang yung jokes. For exposure din, minsan? Hindi naman? Actually, para sa sarili ko lang. Okay. Parang naku-curious ako sa jokes kung gagana. Mm-hmm. Bakit komedyante? Nag-try din akong maging singer dati, pero... Sa banda? Sa banda po. May mga sinalihan din po akong contest na for TV. After winning the contest, have you decided na ito na? Ito na ang aking karera?
Sa ngayon, pero kung may pagawa silang kaya ko, gagawin ko rin. Palagay mo ba, Ryan, most of the time nakakatawa ka? Hindi po. Talaga? Minsan may mga hinihirit akong, ewan ko kung bakit sila natatawa. Para lang sa ating audience, mabilisan lamang. Can you do the joke? Yung isang sakong asin. So, matitingin dito, okay. Alam nyo, dati, sa sobrang hirap namin, nagdidildil na kami ng asin. Kahit nung unang sweldo ko, bumili kami ng isang sakong asin. Alright! Woo! Maraming salamat, Ryan. Thank you, sir. Pero tatapusin natin itong ating pag-uusap sa pamamagitan ng fast talk. Mabilisan lamang. 1 billion or magandang babae na mamahalin ka ng totoo? 1 billion. Yes or no? May forever ba? Wala. No. Kung ikay mapupunta sa impyerno, sino ang iyong isasama? Sa impyerno? Best friend ko na lang. Okay. Kung meron kang third eye, saan mo ilalagay? Sa likod, dito. Bakit? Ayokong masaksak. Sino gusto mong makalove team na artista? Gusto kong buhayin ang career ni Aya Medel. Sinong artista ang kamukha mo? Si Rene Requestas. Kung kakandidato kang presidente, ano ang magiging slogan mo? Yung nabanggit ko na dati, yung Ryan para sa mayaman. Yan ang magiging slogan mo. Beatles or Elvis? Elvis na lang. You will be a subject of a major news article. What will be its headline? Alamat, nasaksak. Alright. Ryan, kung ikay isang hayop, ano ka at bakit? Porcupine. Bakit? Kasi matinig ako. Maraming salamat, Ryan. Thank you, sir. All the best. All the best. And I will see you again. I hope so, sir. I hope so, too. Maraming salamat at maraming salamat, Pilipinas.